Kumbando. Alam mo yung sa atin, kaunting bagay lang ay pinalalaki. Tingnan mo nga sila. Akala yung magkakasyula sa atin ko pa rin. Ang buhay nga naman. Kahapon lamang kay lakas na ka. Ngayon, patay na. Mabuti na lang at hindi nang matest sa mga loob si Bote. Ano bang hindi? Andin na tigas na kaiiyak eh. Kahit nga naman kanino mangyari yan, kapag isang kaibigan mong matali kang namatay, ay naku, makakasakit ka sa dalamhati. Ngayon naman ang sabi ni Ali Ogun. Eh ano ang magagawa ng ina? Na andun at nakihinagpis. Halos maduro kang kanyang puso sa pagkaawa sa anak. Eh, yun ang kapatid din po itong si Eduardo. Bakit hindi mo lamang kalamayan ang kalooban ng kanyang kapatid? Kung walang naalaalaman niya kung hindi matayos at mamaliki. Eh, kaya nagkakapayat-payat yung si Botong niya sa pagkahanap buhay. Eh, yung Eduardo niyan, ano ang naalaman? Madalas pa ikaw mo sabihin sa kapatid eh, nasisira daw ang ulo. Ako, talagang walang utang na loob. Yan si Botong ni martir na martir na. Kaya't kapag yun ang namatay, may pag-asa akong yun ang magiging santo. Ito yung sinabi niyo. Tuloy-tuloy sa langit yun. Ba, ito lang ka naman. Sino pa ang dadamay sa akin ngayon? Sino pa ang makakatabi ko sa pagtulog? Wala na. Wala na. Talagang ganyan lamang ang buhay, Botong. Una-una lamang. Nasaan ba natin si Alexander? Ando na nakaburo sa etas. Sali kayo. Ayun mo siya. Kanina ko, natangiti pa yan eh. Sinikom lang namin ang bibig, masama ron sa patay na kapumismis eh. Siguro ngiti na nga ng kaling kapibig niya sa... Parang natutulog lamang ha. Sabihin niyo parang hangin. Saan ba ang libi? Sa simenteryo saan eh. Ayaw naman pumayas sa munisipyo. Kung walang puso. Tao lang doon nililigay doon. At sa pwera ka bayo. Kaya malamang baka sa tapat na lang ng batalan o sa bukid namin ihim lang yung mahal ko sa buhay. Mahal eh. Ano ba lang nangyayar dito at may naghihirakan dyan? Hindi ba alam? Namatay si Alexander kanina. Matagal lang nung sakit yung kabahan yun eh. Dapat nga pinaring na yun eh. Sa halip ng malungkot, parang wala naman sa kanya. Eh, anong gusto mong gawin ko? Umiyak katulad ng sinasira akong kapatid. Ano man si Martino? Hindi na magtala yung matala. Hayop yun ah. Oh, kahit na. Eh, nasa si Alexander? Nasa itas sa kaburon. Nakaburon yung kabayo? Oo, oh, nasa kadri mo. Sa kadri ko? Butong! Mabubuya, hindi mo na tayo ni Alexander. Sinong may utusin? Tampak mo ang kabayo sa kamo ko. Kuya, kaya ang lumalaki lukulukulukin niyan eh. Dahil nakatahan ka doon yung sinusisir eh. Ano naman yun? Ikaw naman yung nakinabandi sa hype mo. Eh kung hindi pa naging mabait si Alexander, may sisindot sa kartela ng kapatid mo. At kung hindi mo naman dahil sa pamutsyar ng kapatid mo, kakain ba tayo? Pagpalagay na natin nang. Pero hype po yan. Hindi naman utawa yan eh. Ako sa kama ko pa'y binurol. Pwede kumot ko lang. Ano po yan? Inalisan ng kumot, di ginawin niya ni Nay. Ginawang burles. Malibasa mo yung kabayo ba? Kaya pag-isip mo, kabayo na rin! Pardo! Animal na ito, walang pagbibigay sa kapatid. Ikumot mo liyan. Bakit ito? Ba't hindi kumot sa gamitin? Susunod ka ba? Tama ko na ang ginamit. Kumot ko pa ulit ang gagamitin. Marahan pa sinasabi itong walang utang na loob na ito ah. Susundin mo ba ako o hindi? Ayan! Pag hindi ka nakapagpigil, patay ka ng tao. Halimbasa, kampung ka ni Judas Iscariote. Kanya pati pag-uugali mo, ugaling kamotin tagtag na gulalo. Alexander, ba't mo ako kay Lima? Ang dami naman kabayang may butones, matikopang luha. Wala pa naman dito ang papa mo, ha? Ang maging uli nila. Napatat. Also, don't be cruel to her, that's true. Bakit? Ba't yun naman ginaganyan yung kabayo? Abay, ayaw kumain at dulo-gulo ko, tingnan mo. Eh, ba't din ipatignan sa veterano? Anong veterano? Este veterinario pala. Veterinario eh, tatlo ng veterinario may Indian eh, sabi wala naman sakit. Tingnan mo yan, payat na payat na. Ayan,
Oo nga, dati seksing-seksing katawan ng kabahin to, hugis barilis, ngayon hugis dilis. Kaya pag hindi pa kumain ng hayop na ito, talagang babaraling ko na at lalapahin ko marakulang ito. Sige! Dumbo! Oo, Mamposo! Mamposo, Mamposo! Teka muna, sandali lang, oo! Ang papatay niyo yung kabayo, bigay na niyo sa akin. Ano? Ano ba akala mo sa akin? Sira? Palagay ko, ho. Eh, kaysa bigay ko siya siya, dilapahin ko na siya at ng pagkakwartaan ko. Kasi kung gusto niya, bibilin ko. Abay, baka mapasubo ka, Botong. Turingan niyo, tatawaran ko. Abay, tayo mo ang bayaran niya ng 350 pesos na walang tawad. Hintayin niyo ako at kukunin ko ang pera ang sinasabi niyo. Sika nga muna, Botong. Eh, bakit ba masyado interes mo sa kabayong yan? Wala kayong pakialam sa tibok ng aking puso, Mamponso. Honey, konting panahon na lamang at makakango ka na sa kamay ni Satanas. Inay, inay! Bato! Inay! Naku, bibili ko yung kabahin ni Mamponso, 350 lamang. Yung kabahin ni Mamponso? Naluloko ka na ba't bibili mo ng 350 ang isang kabahin kakalahati ang hininga? At isipin mo na lamang, bukod sa payat na, eh hikain pa. Ikaw ay nagtatakbo lang ng pera. Pero pinapangako ko sa inyo, mapatataba ko yung kabayan yun, pinakamatabang mataba sa buong mundo. At kung hindi mo mapataba sa kamay mo at mapeste? At kung hindi mapeste, tumaba, vamos a ver, a ver, a ver, como se llama, diba España, diba ladrones, buto na kamatis? Baka hindi ka pa sumuko sa pangangastila kung yan ba? Basta't hindi, hindi, at katakot-takot na hindi. Naman din lamang walang halagang kaiyak ko sa tahanan ito. Mabuti pa, humanap ka na ng ibang kapatid. Gayun din naman kayo, inay. Humanap na kayo ng ibang anak. Pagkatapay, magpapaalam na. At kung ako'y nasa kabilang buhay na, pagdasal niyo na lamang ako. Ang anak din yun! Bakit ka nagsalita ng ganyan? Maniwala kayo sa gagawin yan! Sige! Pagduldulan niyo sa akin ang patong-patong na pintas, hindi ako magdarap ng ako. Pagkat ang puso ko'y ginto, ang kaluluwa ko'y pinilakan. Pagkas man ang puso kong ginto, inay, kinakailangan magpaalam ako sa inyo. Paalam na, mayang pinagalingan. Inay. Hindi kita mapapayagang magpakamatayan na. Nandun ang pera sa aparat ng punin mo. Bago na ang pasirin, inay? Pero inay! Gordo! Para nito, at ang ating mahal ng presidente ay kailanman ang hindi maaaring mabutas ang batas. Bagay na bagay nga kayo talaga. Payat ka, pero mas payat ang kabayo mo. At siguro akong mangangayayat kung di ako makakapagpasesa sa'yo talaga. Tampo na naman si Samuel Bilibid. Ano sa akin? Napatawa mo kayo yan, anak? Basta mga kami na itong humimas para siyang pinataba ni Judas. Pari nawang mapataba mo yan. At nang maisingkaw mo agad sa karitela at nang masulit naman ang kanyang halaga. Pero bago siya masapi sa pamilya, kailangan mabinyagan siya muna. Dahil balakubak. Ano kaya magandang pangalan? Kondenada. No. Sputnika. Ulalong no. Kikay. Hindi bagay. Botang. Naku, pangit naman. Eh, kung nilegos na mo? Nanay naman, di naman Kastila ito. Silveria. Tama. Yung pangalan ng kabayo sa sine. Lone Ranger. Silveria. Silveria. Sa ngalan ng mga nuno mong nabulok, ikaw ngayon, isa ng binyagan. Ngayong binyagan ka na, pakikita ko sa iyo yung silid. Bantot mo. Vámonos, hija. Entra la puerta. Ngayon ipakikita ko sa iyong kalumbibit ng iyong mga mata. Ayun, nakakwadro.
Alam ko kung bakit ka nagiging buto. Dahil sa pagyao ni Alexander na mahal mo sa buhay. Ngunit siya'y kinuha ng isang kabayo sa sinapupunan ni animal. Kaya wala na tayong magagawa. Sige. Ubusin mo yung mga luha. Bakit hindi na siya magbabalik? Sa ating mga puso sugatan, walang naiiwan kundi ang dakilat ng mga mayagpag niyang alahala. O Silveria, napakamahal sa akin ni Alexander, kaya kita binili. Kahit na ako alipustain, suliligin ang paghaba. Dahil mahal mo siya, at lahat ng mahal sa kanya, mahal ko rin. Walang anuman. Takot-takot-takot na walang anuman. Alam mo naman, maski sa panaginip, pinagbibiling ka sa akin ni Alexander na huwag daw kitang pababayaan. Alexander! Ito magdamdam. May sumasagot siya, eh. Hindi lang minsan, dalawang beses pa. Hindi ako maaaring magkamali. Mayakap pa ang hayo. Nagtatawanan ako ng suka, boy! Sino ka man, lumabas ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Nakita mo na? Natakot siya, no? Ano kaya ikaw ay nagsasalita? Milagro ng patis. Sa ilang dalawa rito may nagsalita. Talaga namang nagsasalita ako, eh. Huwag mo akong patawalin, Silveria, baka kita mabatukan. Aber, subukan. At ang sampal ni Silveria, hindi mo yata alam. Nay! Nay! Huwag mo kong hiyain, por favor naman.
I'm in the magic of your amour. Silveria, I'm talking to you. Please answer me. Salita ka lamang pinapangako ko sa'yo, bibili kita ng abanico at anagos ni Ojetes. Talaga bang hindi ka magsasalita? Hindi. Kagalitin ako ng animal na ito, ah. Talagang hindi? Hindi. Talagang hindi. Ano na po, magagos ni Dimas? Ba't mo ko yun ang balos? Nagsasalita ka sa amin, eh. Nagsasalita ba ako sumasagot sa'yo, gago? Ito ka naman si Botong, pati ako yung istorbo sa pagluluto. Kaya na naman. Sinubo ko sa pahiliya nitong ayos na ito. Aroy! Aray! Tingnan mo, kung kaya na para ng madla at saka ka nagsalita. Pero hindi mo ba alam na kaya ayoko magsalita eh, sapagkat ayokong pagkaguluhan? Tama ka na. Hiniya mo ko at ngayon pa lamang tinatapos ko na lahat sa atin. Swahil. Sa nga pala ito. Pag nalaman ng lahat na ako'y nagsasalita, ay maaari nila akong nakawin. Tama ka. Talagang bilib ako sa talino mo, Silvery Moon. Ikaw lang niya. Bueno, naniniwala na ako. Pero hindi pa sinasabi sa akin kung paano ka nang pagsasalita. Ah. Ay. Yan ang milagro ng pag-ibig na may halong hinagpis. Asus na drama si Cinderella. Aber, aber, ibida mo nga po ka ng mahiya. Ang lahat ay dahil kay Alexander. Kay Alex na nagnakaw ng Kaisa sa kumpuso sa tapat ng aking balakang. Siya ang lahat sa akin. At nang mawala siya, para na rin bubuho sa akin ang daigdig. Sasama ng aking loob. Halos magputok ang aking dibdib. Papayak ako. At isinisigaw ng aking dibdib ang pangalan ni Alexander. At milagro ng mga milagro. Nakapagsalita ako. Hindi lamang salitang kabayo, kundi pati salitang tao. Talagang nakapagtataka. Alam kong talagang nag-iibig ang kay di Alex. Eh, paano ngayon yan? Wala na si Alexander. Iibig ka pa bang muli? Hindi na, sapagkat ang kabayong Pilipina eh, minsan lamang kong umibig. Kinanga akong malinis mong dalisay at laging masaganang pag-ibig. Ngayon na sa akin ka na, let bygones be bygones, ha? Kailangan sa'yo magpataba. Pakinabangan naman kita. Huwag kang mag-alala. Alam ko, mahal mo ako. Mamahalin din kita. Ito. Nalang kita ng sariwa-sariwa. Pataba ka iyo, ha? Pataba ka. Ni Jane Mansfield. Siguro naman eh, pwede na kita isinko ngayon, ano, ha? Usisa kayo ng usisa, eh, babae rin yung katulad nyo. Kung kayo, nagsasaya, si Silveria pa kayo sakdal, hindi, napaktal kami na. Ito si Boto, no? Pati mga patay, patatawanin mo. Mamaya mo, kinukurot kayong gilagid mo dyan, ang kita mo. Nakaya na kung sasakay, kaya tamanda na, tawa pa ng tawa, gusto ba yata mo si pagkasawa? Hindi ka naman nakalati ko sa kalangalay. Dahan-dahan at baka kayo mahulog. Paano ba kayo? Si Pat Bune. Na yan, nasabit na yata yung tuhod nyo dyan.
natin diretso eh. Bakit ka bumuwelta? Nakita lang si Don Leo, sumunod na kaagad ito. Alam ko na. Nakita mo lang si Diego, no? Nasira na ang direksyon ng mata mo, ha? Alembong ka, ha? Sus, ikaw nga. Nakita mo lamang si Don Leo, eh. Nasira na kaagad ang pulso mo. Oh, siya kang totoo. Iligaw-ligaw kasi sa anak ng mayaman, talagang ganyan ang mangyayari sa'yo. Makita mo lang ang bidyananin mo. Nenerbisin ka na. Pero mo nga naman, sa pangalan lamang, Don Leon. Talagang lulunukin kang buong-buo. Dumali na naman to si Bernarda Cartiao. Sa mga puso nag-iibig, walang mayaman, walang mahirap. Basta nagkakagustuhan, tara jimpot-pot. Ang balita ko, nubya mo dahil si Lorna. At ang kapatid mo naman si Eduardo, si Luisa naman. Siya nga ba? Balita ko, nubya mo raw. Chismosa itong anak ni Evan to. Ang lihim ng pag-ibig, hindi maaari sabihin. Sisiwalat siyang kung tinitilembong na ng panahon. Sumakay na nga kayo. Puro chismis tayo rito, walang mangyayari sa atin. Bakit na? Dali na ba ang balak ninyo? Bakit? Wala si Don Leon. Wala, Leon. Magkakataon na akong makasalan si kay Barabas. O, Lorna! Lorna ng impyerno at langit! Nalalaman kong walang papa, kanya lumipad ako rito upang itighay ang pag-ibig kong madalas kong kinakabag-kabag sa akin, Bete. Lorna! Ano ka mo? O, Lorna, ang binili ko. O, Lorna, ang hirap dumigas sa ibabaw ng bakod nyo. Paano lumipad ka na't dumapo sa bisig ko na hindi na ako magsisigaw na parang aso? Hindi kita maintindihan, ilakas mo! May pagkaingot tong nobya ko. Eh, tumitila at nalitid ko sa kasisigaw, hindi pa ako madinig eh. Magtatanan tayo! Hindi pwede, nakakandado ang pinto at nakabantay si Dingenge. Binabago? Hindi maaari, Eduardo. Mabagsik pa sa pating ang siya ko. Naku, lumitaw ang demonyo. Matabang pa sa aking bulsog. Kaya mag-test na lang tayo sa panakaw-nakaw natin pagkikita. Kuruha pa silang tiyerpeta ko eh. Nagkakamali kayo. Walang kasumbet ang tiyan ninyo. Siya isang anghel na subo ni San Pedro para mag-alaga sa inyo. Nakakala pala yung bait ang tiyerpeta. Yun. Kung hindi nyo kilala ang tiyerpeta ko, ay mag-ingat kayo. Lumalapan ang tao yon. Siya nga, nagkukulam pa. Ano pa? Nangangagat at nabuboxing pa. Kung gano'n yung pisahin na natin ang boxing. Tinaluban. Kunwari nang hilinta na, yun pala yung mga lalaki dinudungan. No! Sulong sa ulit! Sulong! At kayo! Pag nakita ko muli ang mga pagbumukan ninyo rito, ay hindi lang mga aking mga aso na lapasin niya, kundi pati ako. Picture ang mga pek na ito. Sinigulay ko sa aking mga pamakit. Mga mukhang kwago. Narito na ang sopas na gigimbal sa apat na sulok ng silibreto. O, eto na baka. Nagubutok siguro kayo, kaya mainit ako. Buwisit na po ito. Sarap talaga yan. Thank you.
ninyo, hindi ko nalalaman na yung talong yan, nabibigo sa inyo, yung kutserong yan, at saka yung istamba na yan, magkasapot kayo! Silang mo, dahil sa ekspeta ninyo eh. Ah, ganos! Ako pa yata sinisisi ng mga walang utang na loob nito. Hindi namin kayo sinisisi pa. Yung sambay man sa tingin ninyo si Eduardo, ay marama naman ang pag-ibig niya sa akin. At kahit sa hamak lamang ng kutsero si Botong, ay siya nagturo sa akin ng ibig, Papa. Siya ang lahat sa akin. Hindi! Hindi ako makapapayag ng dalawang mukong na ito makakuha sa inyo. Don Leon, pinakaibig ko po si Luisa sa kabila po na aming karalitaan. At pinangangako ko pong paliligayahin ko siya. Pinakaibig ko si Lorna. Kahit na ako maging butot balat sa pangungutsero eh, iduduyan ko siya sa ligaya. Promise. So, hindi sa tangas. Amen. Bueno. Lumapit kayo sa akin. Lapit, sabi! Diba? Alam ba ninyo ang kondisyon ko bago pa ipagkaloob ang aking mga anak? Napagtanong po namin. Una eh, kailangan maging mayaman ang magiging manugong ninyo. Pangalawa eh, kailangan matalo kayo namin sa karera ng kabayo. Tama! Ngunit, yan lang po ba ang paraan upang maging karapat dapat kami sa inyong mga anak? Wala naman, Ibanggol. Kaya mang dalawa kayo, hahatiin ko sa inyong kondisyon. Ikaw, standby! Pinakailangan talunin mo ko sa karera. Sasakyan ko si Piccolo at humanap ka ng kabayan sa sasakyan. At sa iyo to po, kailangan umamang ka sa loob ng isang buwan. Mayaman, naintindihan mo. Ano kung di kayo na rin na sinabi ko sa'yo? Naunawaan ko po kayo. Kung sakaling makatupad kami, paano po namin pangahawakan ang pangako niyo sa amin? Ako isang kapalyero, kung po. Tama nga naman, ang kabalyero ay gunggo. Ano? Kailan man ang isang kabalyero ay hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Subalit ito ang tandaan nyo. Sa oras na kayo hindi makatupad, wala kayong pag-asa sa aking mga anak. Malinaw! Wala! Ano po yung pungay pungay ninyo dyan? Ayan! Ano? inaalagaan at ilalagay sa florera ng iyong puso. Di hindi na sana ako maghihirap ng ganito. Corny. Oh, Lorna. Kailan pa ako maging mapalad sa iyong pag-ibig? Sigurista kang talaga, no? Pati ang pagligaw mo, pakyawa na. Na hindi ka pwedeng umadvance sa atin, Luisa po eh. Sa akin ka naman umadvance. I'm sorry, Rusty. Kilala kita. Interesado ka sa aming magkapatid. Alam mo sa amin makauwi ang sayamanan ng papa. Hindi ba? Ngunit, wala kang maasahan sa amin ng ate. Kaya, naroon ang pastas. Siyang ligawan mo. At
Kung mabingwit mo na ang kanyang matamis na oo, at saka ka na maligo sa salaping pamamana niya sa'yo. Oh, Lorna, how could you say that? You've got me all wrong. Hindi na ako batang musmus, Rusty. Baka nagkakamali ka. Ang mabuti pa, ituring mo na lamang ako isang kaibigan. Kung ibig mo, magkasundo tayo. Sumisyo ko doon sa dalawang upok na nahuli kong lumiligaw kay Luisa Taylor na. Eh, sino pong mga upok yun? Yung pang kutserong mukhang pusit. Yung may kapatid na standby. Malayo mong pinagtikisahan pa ang mga anak ko. Hindi nga dapat mangyari ang sinasabi ninyo. Kinakailangan masugpo agad ito. Mabutit nalaman ninyo agad. Noona, hindi ko makapaniwala. Paliba na lang ng mga silang pumanik dito sa aking bahay. Nakapanik dito? Eh, paano pong nangyari yun? Mahabang istorya, kaya hindi mo na dapat tanuhin. Magmula ngayon ay hindi lamang pagpapantay ng aking bakahan ang magiging trabaho mo. Pati ng aking mga anak ay babantayin mo na rin. Pagkatayo ko nang maulit ang nangyari. Maasahan po ninyo, Don Leo. Ano tinatawa-tawa mo yan? Wala po. Mas walang naroon! Opo. Layas ng layas. Hindi ba alam na pangit sa isang dalaga lumalayas ng bahay na walang paalam? Nahiya, Beto. Kung may lumiligo sa'yo, papanigin mo ng bahay. Bukas na bukas naman ang iyong silid. Pagkaling niyo ang mga dyan, walang iskandalo. Oh, saan mo nakita yung prodigal daughter mo? Walaan mo nang ikipaglantungan sa lansangan ng muhiling grata. Pag nahuli-huli kita, mata mo lang ang walang kulot. Salipandas. Are-are, Peto. Iniingat-ingatan mo halos ilagay mo sa garapon. Yung pala, swap ang salagat. Ay! Gusto mo bang tubuhan ako ng pigsa sa leg? Kurot ka ng kurot. How cruel can you be? Si Kuya naman, nakakagimbal ka. Alala mo mahina ang puso ko eh. Nagbababaksa ka pa niyan. Kasi narinig ko sumasagot sa'yo. Talaga bang nagsasalita yan? Panagtanong sa bulaklak. Sige, sundutin mo yan ang sinahang kanya. Talaga ba nagsasalita ka? Ba't nag-uusap ang mag-curing? Ikaw lang tumatigas ang ulo mo eh. Nagsasalita po yan. Sige nga, Berya. Awitan mo siya. Antayin mo yung nasa ang kasapsap. Sige na. Ayoko nga umawit. Namamaos ako. Asus, nagtaka ba ito? Mamaya mo hinahalikan kita dyan. Of course, I talk, you silly boy. Kasi yata, baka matulog yung walang balik, kuya! Inay! Tubig! Tubig! Kuya, meron pa ng tubig? Botong! Tubig ba yan? Pulit yan! Siya nga pala. Pulit nga pala yung tubig. Kaya lang, kuya, tubig. Ito, tubig. Kuya, tubig mo yung kap. Kuya, patay na yan. Kuya. Kuya. Kuya, baka maubos ito eh. Mga. Kuya. Kuya, maubos na nga. Kuya. Kuya.
gising na. Kuya. Ayan. Huwag ka rito matulog sa kwarto ng dalaga. Oh. Nalambot ako. Ayan. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. May I ask why not? Why don't you believe me? It's you I adore forever and ever. And I promise more. Chiara! Nakita mo nang nadismaya sa boses mo, kakanta-kanta ka pa riyan. Bastos. Ano mo ito maginis? At kumakanta pa. Talaga yato. Ikaw lang ayaw ka maniwala eh. At hindi lamang yan. Matalino pa siya kahit na hindi siya nag-aral sa college. Siya ang tutulong sa atin. Siya ang sosolve ng problem natin. Kahit naman sabihin sa akin, maniniwala na ako sa'yo. Pero, kung sasabihin kahit na kanino nakita mo, magagalit ang primadona. Kanya ayaw niya magsasalita pag may ibang tao, alam niya titignan kasi. Pero, anong nangyari na kapagsalita siya? Mahabang istorya yun. Tsaka ako na ibibida sa'yo, mamaya. Ang kailangan natin, ang tulong niya para tayo yumaman. Sige na, bago ma. Sige na. Silveria, kailangan tulungan mo kami ni Kuya yumaman agad. Masasabi kami sa pag-ibig pag pinabayaan mo kami. Madali yan. Basta salamin ko, bigay muna. Yun lang ba? Sandali lang, kukunin ko. You idiot, close your mouth. Silveria, eto na. Susuot ko na, ha? Paano ako yayaman? Ako muna! Silveria, paano kung matatalo si Don Luis sa karera? Ako muna! Ako muna! Ganyan ko! Muna! One at a time, you fool! Ito kasi, gusto mag-asawa agad eh. Ikaw nga yan eh! Kaya gusto mo yumaman ka agad eh, para matangay mo si Lorne eh! Quiet! Matatalo mo sa karera si Don Leon. Paano? Ako na sasabihin sa'yo kung paano. Si Bote muna ang kailangan ni Maman. Alay ka to. Bumilog sa'yo. Alay ka. Mag-aalbularyo daw ako eh. Mag-aalbularyo? Oo. Ito lang hika ako, hindi ko magamot-gamot. Mag-aalbularyo pa ako. Eh, baka nga. Baka na yung magpagamot sa'yong mayaman at mapalitan na magaling ka, eh siyempre, dadaming tao. Eh, sino rin magtitimpla ng gamot? Siya daw eh. Siya? Siya. Diyan natin masusubukan ang galing ng Agua Silverius ko. Sandali lang, tinak nga bunga nga mo. Jesus Mariose. Parang kuweba ng Dagayan, ah. Agua Silverius. Agua Silverius. Agua Silverius. Ama Lugaw. Ama Langa.
ang baho ng kanyang hininga. Ako si Teresa, mga singa. Alupia, amatanga ng amanga. Umugin mo. Umugin mo. Yan, pangulunin yun eh. Yan, huwag mo ngayon, huwag kamukha ko. Dito. Salita ka ngayon. Dapat na kandilang sa kanya'y nagbabantay sa paligid-ligid ng giliping bangkay nang siya'y aking hahagkan para pang sinabing maraming salamat, kalukuhan, ha? Ano ba ito, Maniki? Hindi ho. Siya ho ang tatay ko. Dinala ko ho siya rito. Makasakaling. Bakit siya? Anong sakit niya? Sampung araw nang nalimutang huminga. Nakalimutang huminga? Ipatay na ito. Oo ho. Ayan nga. Tigas na eh. Bakit, ha? Bibigtin ako. Sabi mo, yayaman ako sa pag-aalbularyo. Eto, matatapos na ang taning na dalawang buwan ni Don Leon, lalo kung nagbukang ulilang toko, ha? How funny you naman there. Hindi ba mayamang ka na? Muna akong bulahe. Ko naman, hindi na mabiro. Asus, nakuliti pa raw ito. Beryang? Yaman. Paano kaya yaman ito yung binabayad sa akin ay santol? Duhat, kamatsili, tikmo, talangka. Puro salamat, wala namang pera. Pati patay, inaakit sa bahay namin. Pero, gaya ng pangako ko sa'yo. Mayaman ka sa kaibigan at kawang gawa. Ano pong kayamanan ang gusto mo? Ay, gaga pa lang talaga, Ere. Meron pa naman kayamanan hihilingi sa akin si Don Leo sa lapi. Eh, talaga ka pa lang tunggap, eh. Naman, how dare you call me tunggap? Hindi mo sinabing kayamanan sa salapi ang kailangan mo.
Ulo-ulo. Tama na. Hindi mo kayang payamanin. Huwag mo na akong pahirapan. I'm sorry, Botong. Hindi ko gustong pahirapan ka. Kumuha ka ng palangganang may tubig, lapis at papel. Oh, huwag na akong kilitin. Paraan na naman yung palanggana at lapis, papel. Parang matulungan kita yung mama sa salapi. Oh, come on, be a sport. Be a sport? Hindi ko mahala kung ano kabalastugan na naman ang gagawin mo. Basta kumuha ka, sabi. Pag hindi ka kumuha, magtatampo ako sa'yo. Magkukumit ako ng suicide at saka lulundag ako sa bangin. Botong, please forgive me. Forgive me. Please forgive me. I did not mean to break your heart. Yara! Makita mo. Pag nagkalitik-tikuli ako sa gagawin mo ito, ipagbibili kita sa iba. Oh, no. Heavens, no. Heavens no, heavens no, Beto. Dapat ako magsabi niyan eh. Nilinlang mo ako eh. No, Botong. I did not. Hindi. No. Day. Bako. Bikol, Beto. Hintay mo ako. O yan. Tignan natin kung anong kabalas ko ba naman ang gagawin mo. Anong palalabas mo? Abracadabra. Isulat ang tatamang numero upang magkasalapi itong kaibigan ko. Uno, tres, 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 nueve. Lista mo agad bago mabura. Dali. Trese, 33, 39. Ano ba ito? Numero sa wedding? Ha? Uy! Hindi. Sa loteryo yan sa linggo. Yan ang tatama ng premier premium. 300,000 piso. Ano? Sinalakay sila ni Rusty sa silid. Dalihan mo.
Walang hinga, magbabayad siya. Ano yung sabihin? Teka, baka niloloko mo ako. Lolokohin ko ba naman ang mahal ko sa buhay? Talian mo, giliw. Giliw, ha? Ay, paayon kita dyan gumamit. Talian mo! Bong. Opo, opo. Kuya! 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 Ano ba? Nasa pangalim ang dalawa Cinderella. Sinalakay ng demonyo. Ano ba kalinti ka no? Papatukan kita na. Matulog ka na. Ikaw ang babatukan ko dyan eh. Si Lorna at si Luisa, sinalakay ni Rusty. Ano? Daliin mo't baka hindi na natin sila abutan mabango. Paano mo nalaman? Mag-imbestiga ka pa eh. Diyan ka na. Ako na lang pumunta. Tayo mo ko. Papatanong lang ako. Ganyan na lang, sexy pa. Daliin mo. Hindi marim. Papakita ba tayo sa kanila ng ganito? Kami si Chino ko, si Mapal. Ayaw mo't sa gusto'y magbinahin ka. Ay! Ay! Huwag ka naman laban. Baka kasalan naman kita eh. Ano? Ano?
hilip ko tuloy na po ito. Kaya ganda pa naman yung sa kwete. Sana! Ay, naku. Uli ulit, nagtalaga kayo ng pito, makikita ninyo sa akin. Ngayon, susundin mo ang lahat ng gusto ko, ha? Animal ka! Ano yung eksenang nakita ko, ha? Mujereng grata, salawahan, doble kara. Hindi ka pa nagsisipilyo ng ngipin, nakikipaghalikan ka na? Halawin! Masama ba naman ang umibig at ibigin? Sino mo itong talipandas nito nung atwiran pa? Ano man, itang mo dyan kay Gigolo? Anak ng negro yan. Hoy! Hoy, ikaw. Baka akala nyo ngayon mayamang kayo eh. Ayaw mo ng kalat ka rin at lamutake sa Silveria. Ha? Yayaman din kaming kamukha ninyo. Pag tama namin sa sweepstake, makikita mo. Hindi ang itsura mo ngayon ang tatanggapin kung maging manugang. Negro, ulik ba? Tawa naman ang tawa ito. Kaya tuloy lumalaki ang ulo ng pamangkin mo si Silveria eh. Ay, Botong. Magkakaulsira sa kasuyo talaga. Nagkantahan pa mga walang ya. Hoy, lalahira! Kumparasin, ang galing muna sa doktor bago napunta rito. Ang sinasabi ko sa inyo ay siyang nakita ko nung isang gabi. Kinakausap nung kabayan niyo si Gigolo at naghahalikan pa sila. Ayaw ko sanang maniwala sa aking nakita pero narinig ko ang pag-uusap nila.
Maniwala kayo nung Leon. Paano magtigil ka nga rasin na kalukuhan mo? Anong malay mo kung marunong lamang ng ventriloquismo amo nun? Kailaki-laki mong tanga eh, para gano'n napanoko ka kagad. Paaring ang boses nyo ninilipat lamang doon sa kabayo. Ano ba? Ewan ko ba? At sinong ubo kang maniniwala na tatama sa sweepstake ang tigit ng hayop na yan eh hindi pa binobola? Marahil nga inahalata nila na sinusubukan ko sila. Kaya naman yung loko nila kung gusto. Makikita nila. Kung ano kasi na si kaso mo eh. Yung pakahan ang natupagin mo at huwag yung kung ano-anong kalukuhan. Papalam na po ako. Oo. Kabayo nagsasalita. Tigas naman ang leeg niyo. Para kayong mga robot.
Baka mahihipan kayo ng hangin yan. Huwag pakialaman ang bida. Pakikita ko sa inyo kung paano natitiklop ang bakal.